iba pa rin. Yun, swerte na namin yun, nila pa. Yun. So, hindi ako nakaalis. Kasi may binabantayan akong alaga, gagamba. Ayan. Actually, paninda. So, bukas na lang siguro ako magpipishing. Pero, by request, may nag-request sa akin kasi na paano daw ako gumawa ng mga setup rigs. So, papakita ko sa inyo kung paano kung gumawa ng mga setup rigs ko, okay? Okay, 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 okay. Yan. Una mo kailangan, tignan mo kung may laman pa yung lagay mo ng setup rig. Tama ko, meron pa naman. Kaso, mga gamit na to. So, papalitan na natin sila. Pero lang dito sa isang to. Kasi, hindi ko pa to nagamit malamang. Eto, ayan. Load. Gamit na to. Ayan. Unat pa. Wawa. Ayan. Ayan. Ito. Darin natin ito. By the way, sorry sa ingay ah. Kasi main street kami. So daanan talaga kami ng sasakyan. Mga tricycle yan. Mga maharurot na motor na impactong driver. Yan. Panghito. See? Yan. Ito kalak. Yan. Yan. Tapos, ito pa. Ayan. Ayan. Game, gagawa na tayo. Okay. Ayan. Ayun, syempre. Pag magsisetup ka, kailangan meron kang hooks. Pero itong mga tong hooks na to, itong klase na to, ito yung mas gustong-gusto kong gamitin. So, yung mga mumurahin na hooks na kulay itim yung nauunat. Bakit ka mo? Hindi siya masakit sa ulo pagka nasabit. Kasi, di baling maputol, mumurahin lang naman. Pero, sure na humuhuli pa rin. Depende lang sa laki ng isda na huhulihin mo. Yung hook na ikakabit mo, syempre. Yes. Yan. Nylon. Monoline. Nylon twist. Pang 6.8 kilo. Kaya niya. Yan yung pang leader ko. Tapos kailangan mo rin ng pamutol. Yan, mamutol. Tsaka yan. Swivel. Tsaka snap swivel. Kasi dito ako naglalagay ng setup rig. Tapos ito naman yung kinakabit ko sa dulo ng mainline ko. Para yan. Tsaka ako siya
ilalagay. So kahit magpapalit-palit ako ng setup, yan, okay lang. Depende sa lokasyon, sa lalim, sa babaw ng tubig, yung ilalagay kong setup. Yan. So dalawang klase lang talaga ginagawa kong setup. Yun is yung tinatawag namin na 1-2 tsaka B-type. So papakita ko sa inyo parehas yung paggawa nun. Okay? Start na tayo. Yeah. Sa paggawa ko ng B-type, una ako ako ng mahaba, mahabang line siguro sa mga isang lang kalahati. Ayan, tapos gagawin ko siya ng loop. Ito, magdidikitin ko itong dalawa. Ayan. Ayan, so meron ng loop. Ayan, magdidikit yung dalawa. Ayan, so ayan, nahangat siya. Huwag di makita. Ayan. Ayan, nahangat siya. Tapos gagawin mo lang, hawakan mo ito dito, tapos sa kabila rin hawakan mo siya. So, ayan. So, ayan yun. Ayan. Tapos gawin mo, pag-ikotin mo siya. Ako kasi pag nag-ikot, siguro mga 14 to 15. So ganito ginagawa ko. Tato ko ito isa rito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu, ding isa, ding dalawa, ding tatlo, ding apat, ding lima. Yan. Siya may butas dyan. Ngayon, kung nasa baba na to, ipapasok mo siya ngayon dyan. Ito. Kunin mo siya. Ayan. Tapos silahin mo ito magkabila. Kailangan sumikip yan, magdikit yan. 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 Kita nyo? Time focus. Ayan, didikit ko siya dito. Ayan. Ayan. So, ayan, makikita nyo. Ayan. So, ayan na siya. Ayan na yung B-type natin. Ayan. Lalagyan ko lang to ng swivel. Swivel natin. Swivel. Ayan. Yung pinaka-swivel natin. Tapos itong isa, lalagyan ko ng hook. Yung hook. Hook, hook, hook. Size 7. Pag nagamit ko sa tilapia talaga, size 7. So, pagtatali naman ng hook. Ayan.
Una, ipapasok ko siya sa butas. Yan. Tapos, hawakan ko siya dito. Yan, ganyan. Tapos, tsaka ko siya ibe-bend. Hawakan ko ulit para magkaroon ulit ng loop. Yan. Tapos, yung loop na yon, yun naman ang hawakan ko. Yan. Tapos, ito na ngayon yung dulo nung nylon. Ngayon, ikot ko siya ng by 7 times. Ito, isa. Hawak ko siya para hindi siya pumitik pabalik. Dalawa. Ayan. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Usog. Ito. Ayan. Pagkatapos, hawakan ko siya ulit ng maigpit kasi baka pumitik pabalik. So, ito na yung loop natin. Ayan. Ngayon, papasok ko naman siya dun sa loop. Ayan. Tapos, hilahin ko dito ng konti sa ilalim. Ayan. Hila. Hawak ko to. Hila. Op. Siya ng nice. Hila. Mahigpit. Kailangan mahigpit. Ayan. Sumakan ko yung hook. Yan, nakatali na hook natin. So, tutulin ko naman siya ngayon. Yan. Tali ng hook. Tapos, kailangan ang B-type mo hindi magkasing haba. Kasi pag magkasing haba, makakain na sabay yung bulate mo. So, markahan ko siya. Ito yung isa. Either gusto mo, dito mo putulin yung isa. Dito. Para mas maigsi yung isa. Or tulad sa case ko, naigsihan ako dito. So, yung isa, habaan ko naman. Putol ako dito. Yan, tapos dyan ko naman itatali yung pangalawang hook. Yan, tulad kanina, sinot ko mula sa likod. Mula sa likod ng hook, sinot ko siya. Hila ko. Kumuha ko ng loop ulit. Yan, hawakan ko si loop. Tinikot ko ng 7 beses.